Limang dekadang rebelyon, limang dekadang pagtatanim ng takot sa mga kanayunan, limang dekadang pagkapit sa baluktot na ideolohiyang kanilang ipinaglalaban. At sa hindi matapos-tapos na insurensiya, iba't ibang karahasan ang naiukit sa kasaysayan ng bansa. Tulad na lamang sa bayang ito. Mabuhay ang NPA! Mabuhay ang mga mandirigma! Maituturing na isa sa mga liblib na lugar sa Occidental Mindoro ang bayan ng Paluan. Bukod sa malawak na lupaing ito, nakadepende rin sa karagatan ang buhay ng mga taong naninirahan dito. Ang aming mangisda din po, last year napakaganda po ng binigay ng dagat sa amin dahil po ito inaalagaan din namin na meron kami mga ginawang batas. Sa ganun yung pangalagaan din ng aming karagatan. Paluan is home to the cleanest body of water in the Philippines. Hall of Famer na yan. Ngunit bago pa man nagkaroon ng pag-unlad sa lugar, naging pabor ang coastal areas ng bayan upang maging pangunahing pugat ng karahasan. Halos shorelines or northern portion ng Paluan dyan is dyan yung regional headquarters ng southern, yung sinasabi nilang STRP there. Makikita mo talaga na pula doon sa northern part, doon yung guerrilla base nila. Kakaiba sir kasi immediately dagat tulupa yun. Ayon sa pamunuan ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army na may hawak sa bayan ng Paluan, madaling nabahiran ang lugar ng komunistang impluwensya dahil na rin sa panlilinlang nila sa mga katutubong mangyan na nakatira sa lugar. Basically, tinatakot nila. Tinatakot nilang papatayin nang makuha nila ang suporta ng masa. Pinipilit nilang ipasok ang iba't ibang issue na problema na hindi binibigay ng basic services ng ating pamahalaan. Ang guerrilla front yamay noon ng main guerrilla unit ng Southern Tagalog Regional Party Committee o STRPC ang pangunahing nagsasagawa ng opensiba ng kilusan sa buong bayan ng Paluan. Nagkaroon ng abduction ng mga ng kanilang mga dating kasamahan na sumuporta sa kasundaluhan, nagkaroon ng pagsusunog ng mga proyekto ng ating pamahalaan, nagkaroon ng pag-atake. Isang nagngangalang Commander Floro na leader ngayon ng Platoon GMT o Platoon Glenn Marie Tamboong ang nanguna sa mga pag-atake at karahasan sa bayan ng Paluan. Pinatawag ko kayong lahat dahil dumating na ang araw na kailangan nating ipakita sa buong bayan ng Paluan at buong probinsya ng Occidental Mindoro ang bagsik ng kilusan. Dahil na rin sa mga pang-api at panggigipit ng gobyerno sa mga kasama natin. Sa makalawa, lulusubin natin ang mismong munisipyo ng Paluan para makita nila ang galit ng CPP-NPA. Intindihan nyo? Kami ang magsisilbing checkpoint. Kayo, Commonwealth, magtanggap na sundalo at lusubin nyo ang munisipyo. Ganda ninyo ang inyong mga armas. Lulusob tayo. Sa makalawa. Floro, kung sa Biyernes tayo ng hapon sa Salakay, panigurado maraming sibilyan sa munisipyo. At panigurado, nandun si Mayor sa opisina. Magugulantang ang bayan ng Paluan. Tama. Kaya dapat hapon tayo lumusog. Para kahit na magkaroon ng reinforcement after ng ilang oras, mahihirapan na silang sundan tayo dahil magdidilim na. Commander Floro, kaming bahala at ang grupo ko sa mga pulis at sundalo. Sabay-sabay nating aatakihin ang police station at detachment ng mga sundalo. Kakaintindihan? Lalagyan natin ang mga bomba yung dadaanan nila. Makakaganti rin tayo sa mga sundalo ngayon. Sa mga berdugo na yan! Nakuha nyo! Sagot! Oo! Nagpahirap siya ng marami sa mga kababayan natin dito sa Occidental Mindoro. Marami siyang in-extort na pera sa mga projects ng DPWH at ganun din sa iba't ibang negosyante, malaking negosyante dito sa Occidental Mindoro.
Kasama din siya sa pagdudukot ng ilang mga mangyan at kinikidnap at gagawing membro ng CPP-NPA. Hello? Hello? Kaploro? Asan na kayo? Handa na ba yung mga kasamahan natin? Yung mga pulis at sundalo, saan nakapwesto? Kaploro, nandito na at handa na mga kasamahan natin. Nandito si Mayor sa opisina. Konti lang yung mga pulis. Kami na ang bahala dito. Sige. Ito na ang oras na pinakahihintay natin. Kailangan makuha nyo si Mayor at dalin nyo siya sa lugar na pinagkasunduan natin. At doon ipapakita ko sa kanya kung paano siya sumipsip sa mga sundalo. Akong bahala, Kaploro. Dadalin ko sa'yo ng buhay si Mayor Babo. Hindi lang buhay. Buhay na mainit-init pa. Mag-ingat kayo. November 2014, nang nabulabog ang bayan ng Paluan sa mga alingaw-ngaw ng bala ng baril sa kanilang munisipyo at katabing istasyon ng pulisya. Nasa loob noon ng kanyang opisina si Mayor Carl Michael Pangilinan nang marinig ang malalakas na putok ng baril. Nung humaba yung firefight ng konti, sabi ko, teka lang, ibang away na ito. Hindi na away po. Ako po'y naano naman, parang napag-isip na ako kung ano nangyayari. Natakot ako noon na sabi ko maraming patay ako makikita sa labas sa munisipyo dahil sa dami ng putok na nangyayari noon. Anong hingi yun? Ang dami mga armado! Nilusob tayo! Mga NPA! Magtago kayo! Tago! Duho pa kayo! Nilusob tayo ng mga NPA! Mayor! Ang dami po nila! Tumakas na kayo! Sigurado aakit dito yung mga yon. Magtago kayo! Oh, niligtas yung kami. Wala sana masaktan. Niligtas yung mukong. Mayor! Sa bintana po! Dumaan ako sa bintana, Mayor! Tumakas na po kayo, Mayor! Sige. Tatalon ako. Ang dami na nila rito. Hindi na ako makakadaan dito! Magtago kayo! Tago kayo! Tapa! Manahimik lang kayo! Tapa kayo! Tapa! Sigawan, iyakan, takot at pangamba ang naramdaman ni na Mayor Pangilinan at kanyang mga empleyado nang marinig ang sunod-sunod na buhos ng putukan. Dito na sila tumapa at nagdasal para sa kanilang mga buhay. Noong nadidinig ko ng paakyat sa taas, sa second floor ng opisina ko, yung mga yabag na yon, ako'y unting-unting gumapang at sinilip ko yung nangyayari sa labas ng salamin na pintuan. At may sumigaw na mga NPA kami. Saktan ng mga empleyado ko! Wala silang kasalanan! Sasama ako sa inyo! Basta wala kayo sasaktan sibilyan! Ang dami mong dada, Mayor! Labas! Mayor! Alam niya, Mayor, nandiyan ka lang pala. Ano, Mayor? Ito ba uri ng inyong pakigabaka? Ano pa kayo sa bahay ng Paluan? Ang gagawa ng karasan dahil lalo lang kayong masisira sa mga tao. At bakit, Mayor? Nakakasiguro ko ba na kapag nanahimik lang ang kilusan ay may pagsigawan ng gobyerno na dismantle na ang NPA guerrilla front dito sa Mindoro? Ba't ako sasama sa inyo? Anong kailangan nyo sa akin? Kayong magkakamali sa mga binabalak nyo. Hindi kayong magtatagumpay. Anong hindi magtatagumpay? Mayor, nasakop na namin ang buong bayan ng Paluan. Mga polis mo, wala na. Nakakuha na rin namin ang mga baril sa armory. Ang tinatawag niyo, army? Wala na yun. Hindi makaka-reinforce yun. Dahil nakaharang ang mga kasama namin sa daan. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Tandaan mo yan! Hindi magtatagumpay, ha?
ka talaga. Yeah, sumama ka. Sumama sa amin. Sumama sa amin! Tol! Ang gagalaw dyan. Eh! Eh! Ikaw! Sumama rin! Sumama ka! Sumama! Ayaw! Kami lumabas at may gusto ko mausap sa akin. Sabi ko, sino yung gusto ko mausap sa akin? Dito kami mag-uusap. Hindi, Mayor, sumama ka muna at may makakausap sa iyo. Talagang ayokong sumama noon. Iniisip ko yung kapanakan ng lahat. Pag hindi ako sumama, baka mapano pa lahat. Kasi baka humaba pa yung kwentro. At least alam ko yun, napaalis na sila. Sabi ko, sige, let me be the one na aalis na lang. Larga! Isinakay sa van ang alkalde kasama ang kanyang administrator upang maging human shield ng mga NPA. Sa kabilang banda, isang pulis naman ang namatay sa pagsalakay ng mga NPA sa katabing istasyon at nakuhang iba't ibang kalibre ng armas. At isang nakasibilya na militar ang binaril habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga NPA. Saan ka? Sir, ano lang sir, ano kayo sir? Tropa ko sir, tropa ko sir. Sinasalakay na po yung munisipyo sir. Ah, sundalo ka? Yes sir. Sige, buhatin to! Sundalo pala to eh! Kami makakita pa eh! Bilisan nyo para kayong hindi mga kumakain! Panginoon, iligtas mo po ako. Ikaw na po ang bahala sa akin at sa aking staff. Kung ito man ang magiging katapusan ko, ay tatanggapin ko. Huwag niyo pong hayaan na may masasaktan pa. Iligtas mo po ang bayan ng Paluan. Ako na lang ang susuong sa pagsubok na ito. Tatanggapin ko ng buong puso. Magkahalong takot at pangamba ang naramdaman noon ni Mayor Pangilinan habang tinatahak nila ang daan kung saan siya dadalhin. Sumabay pa rito ang masamang ihip ng hangin kung maaabutan pa ba siyang buhay o patay ng kanyang mga kaanak at mga kababayan. Katapusan ko na. Hindi ako makaka-uwi. San kukunin yung bangkay ko pag may nangyari sa akin? Sino makakaalam na wala na ako? Kung i-abduct nila ako, how many months bago ako makalabas? San nila ako dadalhin? Kakayanin ko ba yung paglalakad na gagawin nila sa akin? Baka magsawa sa akin kakalakad eh bigla na lang akong iwanan at itong basis ang lugar. Yun po nasa isipan ko nung nasa van na ako. Wala pa mang mahigit 10 minuto simula ng pagdukot sa kanya. Tumigil ang sasakyan at ibinaba ang alkalde sa isang liblib na lugar na hindi kalayuan sa munisipyo. Habang pinagpipiestahan ng mga NPA ang nadukot nilang mayor at kanyang administrator, dito na dumating ang sinasabing pinuno ng kilusan at siyang kakausap sa alkalde. Boss, yan na yung mga kanya natin yan. Mabang may mga panapagtirahin na dito. Baka ito na yung babaril sa amin na kasi feeling ko siya na yung pinaka-leader eh. Pwede mo nang tanggalin ang piring sa mata mo, Mayor Babo. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Mayor, Mayor, Mayor. Imposible naman na hindi mo ako kilala. Matagal na kaming gumagalugad sa bayan niyo. Napakahina naman pala talaga ng reinforcement network niyo. Kaya pala nagulantang kayo nang lusubin kayo sa bayan.
Kawawang mga pulis na walang kalaban-laban, mga army na hindi makalabas sa detachment nila habang nirarat-rat ng mga mandirigma ng kilusan. Ako lang naman ang humahawak ng buong hukbo ng kilusan na siyang gugulo sa buhay nyo ng mga sundalo at ng mga kapulisan. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sa akin. Pakawalan nyo na kami ng staff ko. Wala naman kaming ginagawang kasalanan sa inyo eh. Wala kang kasalanan? Ha? Tanungin mo nga ang sarili mo kung anong kagaguhan ang ginawa mo sa operasyon ng kilusan. Masyado mong pinoprotektahan ng mga pulis ang mga sundalo. Kala mo, private army mo sila. Kaya yung mga sundalo, hindi tumitigil ng papatrolya sa teritoryo namin. Dahil sa kagagawan mo. Hindi nyo yung teritoryo. Teritoryo yun ng mga katutubong mangyan. Na nire-recruit nyo, kaya nakapagsumbong sa mga kasundaluhan. Hindi namin pinapahirapan ng mga mangyan. Tinutulungan pa nga namin sila dahil ang gobyerno, puro pangako. Nasaan ang mga daan? Hanggang ngayon, wala pang kuryente sa mga sityo. Ang sabi nyo, tutulungan nyo ang mga mahihirap. Ano nangyari? Hanggang ngayon, mahirap pa sila. Hirap na sila. Hindi sila makapag-aral at nananatiling mangmang. Isa pa, napakaraming land grabbers. At ikaw, Mayor, sa ring land grabber, di ba? Kung may mapatunayan ka man na kinamkam ko, say na! Ang gobyerno natin, hindi perpekto. Pero, dahan-dahan, lahat ginagawa ng paraan. Di katulad ng grupo nyo na ginagamit ang dahas para manakot ng tao. Tumahimik ka! Ayoko na makipagtalo sa'yo! Pasalamat ka, walang order sa itaas na itumba ka. Sa lang ang pinapakiusap ko sa'yo, Mayor. Alisin mo na ang mga sundalo sa bayan ng Paluan. At patigil mo na ang pagpapatrolya sa teritoryo namin. Dahil kung hindi, sambala ka lang. Babalikan ka namin, hindi ka namin patatahimikin. Naiintindihan mo? Nagkakaintindihan tayo, Mayor! Sakop ng kapangyarihan ko ang mga army. Tinalaga ang mga pulis at mga army para mag-alaga ng kapayapaan. Hindi tulad ninyo ng mga tulisan, tinatakot ang mga tao para magawa gusto nyo. Ah! Mayor ka nga! Di ba sinabi ko na sa'yo, tandaan mo, isa lang ang pinapakiusap ko sa'yo, paalisin mo lahat ng sundalo sa bayan ng Paluan. Dahil kung hindi, magsisisi ka kung bakit mo sinusuportahan ng mga sundalo. Tandaan mo yan, Mayor. Sa ngayon, pakakawalan ka namin. Pero tandaan mo ang utos ko sa'yo. O ayaw mo magsisi. Sige! Sakay na to sa van! Yatid nyo sa munisipyo niya. At bayaran mo na rin ang mga narentahan naming van, Mayor. Sige na, dalhin nyo na yan. Mag-a na, Mayor. Hoy, Tukmol! Tanggalin mo na yung blindfold mo! Ano mo? Bro, babalik ka na, di ba? Mabuhay! 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 Balik na! Tinanong niya ako kung bakit may army sa aking lokal na pamahalaan. Ba't daw may Philippine Army? Sabi ko, yan po ang takabagbantay ng aking bayan. Kasama po ang kapulisan. Ikaw, Mayor, land grabber ka. Sabi sa akin ganyan, sabi ko, paano naging land grabber ako? Pag may makita ka sa Paluan, isang ektaryo mahigit na lupain, na nakapangalan sa akin, iyo na. Ayon pa kay Mayor Pangilinan, wala namang hinihinging kapalit na pera ang mga NPA. Bagkus ginawa lang silang panangga sa pagtakas sa mga ito at di kalaunay, pinalaya din sila. Mayor, uuwi ka na. Yun ang parting word. Nung sinabi niyo uuwi ako, parang nabuhay ng loob na yung tuwa mo hindi mo maintindihan. Pero may takot ka pa rin na ba't ka biglang pauuwiin. Baka mamaya pagkalikod mo, bariling ka. Kaya mga traidor. Kaya hindi ko po alam kung ano talaga. Pero yun yung huling sinabi sa akin.
Magkahalong kaba at tuwa ang naramdaman ng alkalde nang tuluyan na silang pauwiin ng mga NPA. Sa kabilang banda, hindi pa rin maitatanggi ang karumaldumal na pag-atake ng mga ito sa naturang bayan na nag-iwan ng malaking pinsala sa mga mamamayan sa lugar. Nakita ko yung mga tao nagmamahal sa akin at nakita ko rin yung tao na nandyan lang sa tabi ko, na wala silang pakialam sa akin na kabalikan na. Doon ko nakita yung mga nagmahal sa akin noon. Kaya yun nakaka-proud na ipagpatuloy pa rin yung ginagawa ko. Kasi nung time na nakita ko yung empleyado ko, maraming umiyak, maraming tumatawa lang. Sabi ko, mahal din pala ako ng taong bayan. Para kina Mayor Pangilinan, ang malagim na insidenteng ito na kumitil ng ilang buhay ay isang malaking leksyon para sa kanila. Ito ang nagbigay daan upang lalo pa nilang paigtingin ang kanilang seguridad at serbisyo sa kanyang nasasakupan. Dito rin siya mas lalong naging matapang para sa kanyang sarili at para sa kanyang bayan. I hope na hindi na mauulit ito kahit kanina. Talagang hindi maganda yung pakiramdam. Talagang hindi mo alam kung katapusan mo na. Hindi mo alam kung ano yung sunod na mangyayari. Yung sibilyan na nadadamay, kawawa po sila na bakit may gantong kaharasan. Pwede naman hindi mangyari kung talagang siguro masusugpo natin sila. He loves his town. He loves his people. Otherwise, it would have been very easy for him to just pack up and leave. Pero he did not do that. Dahil mahal niya yung lugar, mahal niya yung mga mamamayan niya. Nakapatik na sa kasaysayan ng bayan ng Paluan dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang araw ng pag-atake ng New People's Army dito mismo sa kanilang munisipyo. Mahirap mang paniwalaan, subalit naganap ang di inaasahang pangyayari. Panginoon, salamat sa pagligtas mo sa akin mula sa kamay ng mga NPA. Salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo. Hinihiling ko po na palagi mong pagpalain ang bayan ng Paluan. Sana bigyan mo ng kaliwanagan ang mga isipan ng mga kapatid naming NPA na naliligaw ng landas. At patnubayan mo po palagi ang aming mga sundalong palaging nagbabantay para sa kami makatulog ng mahimbing. At patnubayan mo palagi ang aming mga sundalong palaging nagbabantay para kami makatulog ng mahimbing. Amen. Magandang gabi, Pilipinas!